magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa pagkawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakiapit, kahalayan, at kalasuan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkakuot, pag-aaway-aaway, pagseselos-selos, pagkakagalit-galit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahag, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang hapas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Muli, Ama, maraming salamat sa Diyos. Sa biyaya po ng iyong salita, kami nga po ay patuloy mong kausapin sa pamamagitan po ng aral ngayong umaga. Salamat po Diyos at gamitin mo po ako bilang isang instrumento mo, Panginoon. Wala akong magawa o Diyos kung wala ka, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa pribilehiyong binigay mo na ito. At ikaw nga po ang may taas. Muli, ito po kami pasalamat at dalangin sa iyo, Ama, sa ngalan ng Panginoon si Jesus. Amen. Salamat po, maraming mo po. Ayan, yung title natin, hindi pa kita mo alam. Diba title? Ayan. Lumakad sa Espiritu Santo. Walk in the Spirit. Iyan ang ating topic ngayong umaga. Okay, so dito sa talata po natin ngayon, umpisa natin, anak, sa umpisa. From verse 1. Sabi diyan, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. So, tayo pong tao, we are composed of body and soul. Ano, binubuo ang isang tao ng katawan at ng kaluluwa. Sometimes yung kaluluwa ay tinatawag ding espiritu. Pero yung sinasabi dito, walk in the Spirit, is that is the Spirit of God. Okay? Ang isang tao na hindi pa sinusurrender ang buhay niya sa Panginoong Hesukristo, hindi siya naniniwala sa Panginoong Hesukristo at sa salita ng Diyos. Ano? Malabo at hirap na mahirap na makalakad ang isang tao ayon sa kagustuhan ng Diyos. Yan ang tunay na kalagayan ng isang tao. Sabi nga, kung pupunta ka sa Romans chapter 1, sinasabi doon na ang mga tao na hindi kumikilala sa Diyos, sa totoo lang, hindi nila kayang sundin ang kalooban ng Diyos. Pansinin po ninyo ang buhay ng mga tao na walang kinikilala ang Diyos. Ano? Kapag sila ay gumawa ng masama, normal na lang sa kanila yon. Iba nga yung term na halang ang bituka, no? Normal na sa kanila yon at walang konsensya. Kaya makikita natin, kalunos-lunos ang nangyayari sa mundo natin kapag ganito lahat ng klase ng tao. At napakadali sa kanila na gumawa ng masama, dahil una na sa lahat, ang tinuturo ng Biblia sa John chapter 8 verse 44 nga, ang ganitong mga klaseng tao, ang kanilang ama daw ay ang diablo. At kung ano ang ginagawa ng ama, ay ang siyang gustong gawin ng mga nasa ilalim niya. Kaya pansinin din natin, karamihan ng mga hindi kumikilala sa Diyos, ito yung tinatawag na kumbaga sa kwan, sila yung nagsasabi dito sa lupa na, ano, na masarap daw ang kanilang buhay, ano, na para bagang kasi na nagagawa nila yung gusto nila. So yung term ng magandang buhay sa kanila ay yung paggawa ng masama. Andiyan yung gulangan nila ang kanilang kapwa, saktan nila ang kanilang kapwa, agawin kung anong meron sa kanilang kapwa. Nako, kung ganoon ang mundo, yung tinatawag na survival pities. So ano ba yan? Napakahirap, lalabas ka lang dyan sa bahay na yan, ito ngayon, lalabas ka dyan, hindi mo alam, may nag-aabang na sa'yo para agawin kung anong meron sa'yo. At kapag naagaw, walang kakonsensya. Siyempre, halimbawa ikaw rin na hindi kumikilala sa Diyos, abay agawan na lang tayo. Hanggang
karamihan sa nauwi, patayan na. At ang walang kabuluhan ng buhay sa kanila. Pero nakakalungkot isipin, ano, na mga taong lumalakad sa laman o yung flesh na ito. At sinabi nga kanina, isa-isahin natin yung lumalakad sa laman. Anak, punta tayo sa verse 19. Tingnan natin, ano, ito, sabi dito, okay, dito, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Sinasabing laman, itong flesh natin. Ano? Yung may ginagawa daw itong flesh natin. Okay? Kasama sa flesh ng puso, by the way, kasama sa flesh ng isip. Alam mo, ang isang tao na hindi kumikilala sa Diyos, kung babasahin mo ang Titus 1:15, ang kanyang conscience na tinatawag, ang kanyang budhi ay likas na masama. Ano? Huwag kang mag-expect sa isang tao na hindi kumikilala sa Diyos na magawa siya ng mabuti o mag-iisip siya ng mabuti. Kung hindi, anytime, kumbaga sa wine, anytime, gagawa siya ng masama, kumbaga sa wine, para siyang dinamita o time bomb na anytime pwede siyang sumabog para gumawa ng masama. Yan ang meron sa laman. Ang meron sa laman ay ang pakikiapid. Kahalayan. Yan. Kalaswaan. Kung mapapansin mo, unang-unang binanggit na gawa ng laman ay patungkol sa mga kabastusan. Ano? Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Yan ang tunay na realidad ng isang tao. Yan ang unang-una na kahinaan ng mga tao. Kaya nga, sabi ni Paul sa Romans chapter 7 verse 18, walang mabuti na nananahan sa aking laman. Alam ko ninyo, ang isang tao, habang yan ay nagkakaisip, mas lalong lumalawak ang kanyang pagnanasa sa laman. Ano? Kaya nga, there's no confidence in our flesh, mga kabataan. Ano? Mga magulang, pakinggan po ninyo ito. Hindi porque Kristiyano na ang iyong anak, ay tiwala ka nang hahayaan mo magsama sila ng isang lalaki at isang babae sa loob ng kwarto. Dahil sabi mo, tiwala ako sa aking anak, Kristiyano siya. Tandaan natin, there's always a wage, a war in the flesh. Kahit na anong ingat mo, kahit anong sabihin mo sa sarili mo, hindi ko siya gagalawin. Sa totoo lang, naglalaban ang laman. Sabi nga ng kanta na, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sa madalit sabi, mahirap pagkatiwalaan ng laman. Nakakalungkot isipin, kung manonood ka sa mga news ngayon, laman sa laman pa. Paanong nangyayari yun? Sa ibang tao, sasabihin nila, yak, kadiri, totoo naman. Pero, aaminin man natin o hindi, tayo man din ay dumadaan sa sitwasyon na kung saan tayo ay natutokso rin. Ano? Sa ibang paraan nga lamang. Kahipokritohan o isang kasinungalingan na magsasabi na tao na wala nito. Itong inuna na ito na nasusulat. Kaya sa mga kabataan ngayon, mag-iingat ka. Nag-uumpisa sa dulo ng daliri. Bandang huli, lahat binigay mo na. Huwag ka basta-basta papaholding hands. At sasabihin mong hanggang daliri lang kami. Nag-uumpisa sa maliit na bagay. Ang sabi ng Jeremiah 79, paborito nating lahat. Anong sabi dyan? Mandaraya ang puso. Sino ang makakaunawa rito? Kilalang kilala na pinakadakilang lingkod ng Diyos sa Old Testament is King David. Isang magiting na mandirigma ng Diyos at malapit sa puso ng Diyos. Saan siya nahulog? Dito rin, sa laman. Is a reminder, do not give opportunity. Magaling mangdaya ang kaaway. Remember, sa lumang tipan, sino ang ginamit ng diablo, ng ahas, para tuksuin si Adan, ang babae? Diba? At si babae naman, saan sa tinukso? Sa sarap ng pagkain, laman, sarap, ang ganda sa paningin ng babae. Kaya mga babae, mahilig magpaganda.
Pag humarap kay lalaki, si lalaki naman, gandang-ganda kay babae. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, mahuhulog at mahuhulog ka sa laman. Do not give opportunity. Next, ano pa ang meron dyan sa, meron sa laman? Ito, pagsamba sa Diyos, Diyosan. Sa lumang tipan, ang sinasabing mga Diyos-Diyosan, yan yung ribulto, gumagawa ka, yung mga imahin, ano, yan yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba sa lumang tipan. Ngayon, sa panahon natin, sa Colossians chapter 3, verse 5, may sinabi doon na isang klaseng uri ng Diyos-Diyosan. Yan yung pagiging makasarili. Ano, mga pag-iimbot. Yan ay mga uri ng Diyos-Diyosan. Sa panahon po natin ngayon, pera ang matinding uri ng Diyos-Diyosan. Akala natin yung mga nakabitig lang diyan, ano, yung mga nakatayong istatwa diyan. Oo, isa kasama 'yan sa tinatawag na mga Diyos-Diyosan, pero merong isang klaseng Diyos-Diyosan na hindi nahawakan, hindi nakikita. Yan yung tinatawag na nasa ating din laman. Ano, yung greediness. Diyos-Diyosan ang mga yan. Mare, ayaw mong mabigay. Kasi ayaw mong mawala itong ipamimigay mo. Diyos-Diyosan yun. Kaya ang nangyayari, kahit Diyos, hindi mo na maisurrender yun. Diyos-Diyosan yan. Marami sa buhay natin na huri ng Diyos-Diyosan. Kung hindi ka nag-iingat, yun na pala ang sinasamba mo. Malalaman mo kung nahulog ka na sa ganitong klase ng Diyos-Diyosan. Araw ng Linggo, ano? Alam mo naman na mas mahalaga ang Diyos sa lahat ng bagay. Pero pinagpalit mo yung araw na yon, kung ano man yung ipinalit mo sa araw na yon sa Diyos, ang tawag ko doon ay Diyos-Diyosan na. Another thing, alam mo yung mali at alam mo yung tama. At yung tama ay uri ng pagsamba sa Diyos yun. Pero ang sinunod mo yung mali, ang tawag pa rin doon ay nahuhulog pa rin sa Diyos-Diyosan. Maraming uri po ng Diyos-Diyosan, ano? Mag-iingat tayo dyan. At sabi nga, nasa laman din yan. Kasi itong ating laman, sinasabi ng Biblia, mahilig yan mag-seek ng pangsarili. Okay? Pangkukulang. Yung alam nating pangkukulang, lalo na sa lumang tipan, yung sinusundot-sundot na manika, ano? Ano pa, yung kukuha ng buhok, at kung ano-anong ginagawa. Pero sa panahon natin ngayon, may modernong mangkukulang. TV. Mga bata, mga anak natin, hindi mo na mamalayan. Panood ka ng panood ng TV, hindi mo alam. Understand na pala ng mga pelikula ngayon. Habang nanonood, ito ang gusto kong gayahin. Sabi ng bata, tulala-tulala doon. Kaya pag hindi mo binabantayan ng mga anak mo, hindi mo ginagabayan, hindi mo alam, pinukulang na pala. At nagugulat ka na lang. Hindi ko naman tinuro maging addict ang anak ko. Bakit naging addict? Kasi understand. At marami pang klase ng uri ng mga makabagong pangkukulang ngayon, ng mga babasahin. Kaya, ingat po tayo. Masyadong madiskarte ang kaaway at ang mundong ito. Kung wala sa iyo ang gabay ng Espiritu Santo, kawawa. Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 7, sa last verse niya, I think 23 yata yun, sabi niya, kawawa ang kalagayan ng isang tao. Sino ang kanyang pag-asa? Yan ang tunay na kalagayan ng isang sitwasyon, ng isang tao na lumalakad sa laman. Ano pa pagsisilos? Ano? Kahit na alam mo namang tapat sa sayo, bakit hindi mo maiwasang magselos? Kasi yun ang nature ng tao. Ano? By the way, hindi naman masama ang magselos. Kasi nga, ang Diyos nga, sabi niya sa Exodus 34:14, I am a God, and I'm a jealous God. At sabi pa nga yan, ang aking pangalan. Tinawag ng Diyos, at sinabi niya na siya ay sumandin ay siloso. Sapagkat ayaw natin may kaagaw. Ganun din ang karakter po ng Diyos. Kaya ayaw niya sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat, ng hangin, ng araw, ng tubig.
tapos iba ang pinasasalamatan mo. Ikaw ba naman ang ikaw nga mismo sa sarili mo? Ikaw ang nagbigay, ikaw ang nag-provide. Tapos iba pa sa salamatan mo, di ba? Sasama ang loob mo. Hindi po ba? Sangay po ba tayo doon? Okay. Sinuso. Ano? Ito pa, pagkakagalit-galit at kasakiman. Hindi mawala yan sa ating mga laman, yung pagkakagalit-galit. Sino ba naman tao hindi nagagalit? Pero di ba, pinapayo nga ng Biblia, magalit ka, huwag ka nang magkasala. Yan. Pero mahirap gawin yon kung wala sa atin ang Espiritu Santo. Alam mo po dyan sa labas ngayon, na mga tao na hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo, papatayan dahil sa galit. Basta walang makakita at malulusutan nila. Kahit anong edad, papatayin nila dahil sa galit. Sabi nga, ang galit, nakakabulag, nakakamanhig, nakakabobo. Sorry sa salita. Kapag galit ang isang tao, hindi na nag-iisip. Ano? Yan ang likas ng laman. Okay, pagkakampi-kampi at pagkakabahabagi. Napansin nyo yan, ano? Mismo sa loob ng pamilya, may division. Ano? Nakakapagtaka, magkakapatid naman kayo, isang inyong pinanggalingan, isang nanay at tatay ninyo, pero kayo nag-aaway-aaway. Kasi yun ang likas na meron sa isang tao. Ano pa? Sunod na. Yan, yung inggitan. Hindi po ba? Pag nakita mo yung kasama mo o yung kapatid mo na, wow, meron siyang bagong t-shirt. Ako nga, asan yung para sa akin? Ha? Tapos pag ninabigyan, ingit na. At kung ano na nangingisip mo, siya lang ang mahal, ako hindi. So, ang dami-dami na natin dinadagdag ng mga maling kaisipan. Kung ano meron siya, dapat meron din ako. Ayan, ano? Pagpatay, yan. Paglalasing, yan. Alam mo ninyo, ang walang Espiritu ng Diyos, ano, ang hindi pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, mahilig maglasing. Kasi akala niya, habang lasing siya, hahahay ang buhay, sabi niya, pero ang problema, hindi siya nananatiling lasing. Kaya para manatiling lasing, abay, inom na inom ng alak. Ang problema, pasama naman ang pasama ang kanyang kalagayan. Pero merong isang klase yung paglalasing na tinatawag na tinuturo ng Biblia, maging lasing ka sa Espiritu Santo. Ito ang walang side effect na masama. Ang side effect nito ay hindi matumbasan. Kagalakan, ano, long suffering. Mamaya, pag-usapan natin yun. Okay. Walang habas na pagsasaya. Ano? Kasi ni mo ang mga hindi pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos o hindi kumikilala sa Diyos, maghapon sa diskuhan hanggat may tugtog, hindi umihinto. Pangapagod na, pahinga lang ng konti, sayaw ulit. Walang katapusang pagsasaya. Pero ang pagsasaya ito, sa totoo lang, gawa ng kaaway, sapagkat imbis na gawin mo yung mas makabuluhang bagay, naligaw ka na sa walang habas na pagsasaya. Computer games, mga kabataan. Ang sarap maglaro ng computer games. Kahit hindi ka nakumain, basta importante, huwag maputol ang iyong kasayahan. Yan yung ibig sabihin na walang habas na pagsasaya. Pero ang totoo niyan, malis mo yung mga importanteng bagay na dapat sana ay makukuha mo ng inilaan ng Diyos sa atin. Alam mo ba, dahil sa walang habas na pagsasaya, maraming hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa walang habas na pagsasaya, maraming mga relasyon ang nasira at napabayaan. Nakalimutan na si Mrs. na naghihintay pala sa bahay. Nakalimutan niya may anak pala siya na dapat buhayin. Pero ang saya-saya kasi, ang sarap magkanta, mag-joke-joke, na walang makwenta-kwenta, tawa kayo ng tawa. Pero sa totoo lang, ligaw na ang buhay mo at ang dami ng nasayang na oras mo. Meron nga akong nirebuke na minsan at dumepensa pa. Sabi ko sa kanya, tama, pera mo yan. Pinaghirapan mo yan, sweldo mo yan. Ikaw ang hari ng sarili mong pera. Kaya nung siya'y nagka-sweldo na, tawag sa barkada, tara, magpapasyat ako. Abay, mga barkada naman, ang bilis ang magot. Boom, ayos yan, tara. Okay, punta sila, ginik, inom dito, inom doon.
Bagong sweldo. Ano? Ang saya-saya nila. Joke dito, joke dyan. Pagkatapos ng inuman, may pahabol pa. Sa susunod ulit. Nakaplano ang susunod. Sabi ko nga, tingnan natin ang isang banda na mas mahalaga. Paano kaya kung yung pera mo, nakinita mo, tama, ikaw ang boss, ikaw ang magpapasya, karapatan mo saan mo gamitin yan. Pero tignan mo ito, halimbawa, ang i-donate mo yung pamilya mo. Ano? Kasama mo na yung lolo mo, yung lola mo, yung nanay mo, yung mga anak mo, nilabas mo sila, sila ang pinaggastos sa mo ng pera. Yung joke ng barkada mo habang nagiinuman kayo, tawa ka ng tawa, bakit yung anak mo, ayaw mo ba marinig yung joke niya? Darating ang time, magdarating sa memory mo yan, ang naalala mo yung patawa ng barkada mo na malakas sa inuman. Pero wala kang alaala doon sa joke ng anak mo. Tapos tuwang-tuwa kang nakikita ang bungis-ngis ng bungis-ngis yung malaking tiyan ng barkada mo na pinaiinom mo. Pero ano mas maganda, makita mo yung nanay mo na bumismis ng bumismis dahil dinate mo. Isipin natin yung mga bagay na ito. Siguro kung ma-realize natin ito, oo nga naman, karapatan mo yan. Pero saan kaya mas tamang gamitin mo yung iyong pinagkakitaan? Alam mo ba, si Lord Jesus Christ, nandun siya sa langit. May karapatan din siya na magpakasaya doon sa langit at hindi bumaba dito sa lupa at hayaan na lang tayo. Pero iniisip niya, kailangan natin siya, kailangan ng tagapagligtas natin. Kaya isinakripisyo niya yung posisyon niya doon sa langit at bumaba siya dito sa lupa. Makita lang niya na nakangiti tayo na mabuhay tayo. Diba? Okay. Tapos merong paalala nito si Paul. Ang sabi niya, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan. Kasi yan yung natural na ginagawa ng isang tao na wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Likas sa kanya lahat yan. Op, ating suriin ang ating sarili sa mga oras na ito. Sa lahat ng mga binanggit ko nila na gawa ng yaman, kung babalikan mo, ano, kuha ka ng ballpen, kumuha ka ng notebook, isulat mo lahat ng gawain ng laman, ilan kaya ang ginawa mo sa linggong ito. Papakabitin, gawin na natin isang buwan, ilan ang naaalala mong pinagsusunod ng laman mo? Ilista mo doon. Nakakatakot kapag matuklasan mo, ang dami rito ang ginawa ko. Ibig sabihin, you have to examine yourself. Baka walang Espiritu Santo sa iyo. Inuulit-ulit ko, hindi ako nananakot. It is a warning, katulad ni Paul. Paalala, warning, baka akala mo Kristiyano ka. Akala mo kakabilang ka sa anak, pagiging anak ng Diyos. Practical advice yun, I'm not kidding. Ikaw lang nakakalang, mamaya, pag-uwi mo sa bahay ninyo, sa mga kwarto ninyo, wala ka ng ballpen notebook. Test, exam mo. Examine yourself, mag-e-exam ka mamaya. Class 1, pakikiapitche, siloso, pagkakagalit-galit, paglalasing-lasing. Grabe. Tapos punta ka doon sa Espiritu Santo, i-check mo rin. Baka lahat, X. Nakuko. Wake up. Gumising ka sa katotohanan. Mahal ka ng Diyos. Gusto niyang tanggapin mo ang Espiritu Santo. Dahil ayaw niya. Ayaw niya na mawala ka. Amen? Amen. Hallelujah. Tingnan naman natin
ang gawa ng Espiritu Santo.